Magandang buhay! Hi! Good morning, RC! Hello, beautiful RC! Good morning po! Ay, ayan! Sorry, RC! Masyadong maaga ka naming naabala! Oo! Okay lang po, nakapajama po ako. Oo! Nakapantuli pa ako. Pareho lang tayo, puro top lang to. Ay! Puro ng iba pa, nagyama pa. Okay, ito RC. Good morning, good morning. Hello po. RC, kasi itong Sitio Mahayhay ay malapit lang sa lugar mo kung saan ikaw ay nakatira. Pero physically, opo, talagang malapit ang loob mo sa kanila. Dito, malapit sa loob mo ang Sitio Mahayhay. Bakit? Opo, kasi yung houseboy din po namin, yung isa po naming driver, taga doon din po. Ah, okay. Kaya rin po namin nalaman na kailangan nila ng konting tulong at suporta ngayong ganitong mga panahon. Kaya rin po kami, yun po yung napilitin namin tulungan. Wow. Okay. Marami ito, RC. Yes. Oo po, yes. Marami po. Marami pong mahirap ngayong mga panahon itong talaga. Mararamdaman mo talaga na... Totoo. Opo. Totoo yan. Okay. Marami po so, talaga itong mga nangangailangan ito. Itong mga taong to, talagang alam mo yung sitwasyon nila doon at alam mo na anong nangyayari sa buhay nila. Lalo na ngayon na may nag-quarantine, ano ba ang nangyayari na sa kanila doon? Opo, ano talaga? Kasi sabi ko nga po, yung isa po naming kasambahay, yung family po niya andoon nakatira. So sabi po nila, minsan ilang araw po hindi nakakakain yung mga tao doon. Kaya po, minabuti namin na magpadala ng konting tulong. Actually, sabi ko nga, hindi naman talaga enough yun para mag-sustain sa kanila ng ilang araw eh. Opo. Sabi nung kasambahay namin, nung kasama namin po, minsan 4 days sila hindi nakakain. Diba? Pero ito, tayo, grabe no? Totoo yan, RC. At saka nakakasama mo sila sa simbahan. Yes. Opo. Marami po kami na gustong tulungan through our church, no? Mm-hmm. Marami po. So, yung mga nagre-reach out, usually, kagaya po ni si Gerald Anderson, nag-umagawa po kami ng parang quarantine area for hospitals. So, hindi man po ako physically nakakapag-check kahit si Jet or yung ibang artist po, ibang kasama namin dito sa industry na tumutulong, hindi kami physically nakakapunta, pero na-update kami na kung ano na yung nangyayari doon sa kung ano yung situation. Mm-hmm. So, marami rin po, nag-uusap-usap kami. So, kung ano basta man po yung... goal nyo, tumulong. Ang goal nyo talaga, RC, is tumulong. Yes. Opo. Alam nyo ba, mga ma'am? Yes, RC, go. Hindi, kahit po maliit na bagay, sabi ko nga. Oo. Malaking tulong sa kanila kasi talagang ang hirap ng sitwasyon nila. So, very, nakikita po namin na sobrang na-appreciate nila yon. Tama. Correct. Pero alam nyo ba, mga mamshi, na si RC, hindi lang siya nagbibigay ng relief goods, nagbibigay din siya ng tips kung paano tatagal ang mga pagkain na nagbibigay nila. Yes. Very hands-on yun, ganun, no? Bakit? Ano yung mga tips na binibigay mo, RC? Kasi nga po, sabi ko nga, itong crisis, syempre kailangan maging creative tayo, innovative, resourceful, lahat na ng paraan para makatipid at saka syempre maliit po yung supply
natin ngayon. Wala naman tayong enough supply talaga. So sabi ko, ano ba usually ang laman ng relief goods? Sabi ko, usually bigas, di ba? Tapos ilang delata, opo, ilang piraso niyan. Sabi ko, yung bigas, para maparami, kasi ilang tao ba sa isang pamilya? Usually, yung relief goods na binibigay sa kanila o yung pagkain na binibigay sa kanila, hindi pa nga enough para makakain sila na tatlong beses sa isang araw. So, sabi ko, para maparami yung bigas, huwag mo lang sa naingin. Gawin mong siguro arroz caldo, lugaw. Oh. Diba? Sabi ko. Gamihan ang luya. Para maparami. Kung paano. Actually, marami talagang paraan eh. Kasi alam naman nating mga Pilipino kung paano talaga magparami ng pagkain, 'di ba, sa sa kakaunting meron. Correct. Ka. Kasi actually sanay tayo sa ganyan. Minsan isang tuyo basta may taling ka lang, okay na, 'di ba? Talagang ano tayo eh, masabaw kasi tayo kumain eh. May likay sa sabaw. Na. Kaya talagang marunong tayong magpagkasya-kasyahin. 'Di ba? Pero ito, maganda yan. Ay, sorry. Sige. Go ahead, Ma'am. Yes, yes. Go. Hello, maganda hello, yan, Ma'am Chizos. Ano yun? Hello, Ma'am Chizos. Para tayo mga, ano, no? Para, ano, eh. Reporter, yes. Pero ito, Arsie, kasi syempre... Pero syempre, Arsie, yung pagpunta mo doon... Sorry. Hindi lang to isang beses, kundi nakakatatlong beses ka na napabalik-balik doon. At lagi mong nakikita yung mga tao na yon. Sa palagi mong pagpunta doon, meron ba kahit isa o dalawa na pamilya o kwento na talagang hindi mo makalimutan o talagang tumatak na sa'yo? Ano to? Actually po, ang nag-deliver po ng mga goods namin yung brother-in-law ko and my brother. So, hindi po ako nakakapunta doon. Opo, pero sabi ko, kamusta ba? So, every time po nagpapadala... Nakikibalita ka? Opo. Oo, syempre naman. Okay. Opo, nakikibalita ako. Kamusta ba sila? Tapos parang sabi sa akin ng brother-in-law ko na walang-wala talaga. Walang-wala daw talaga. Nakita mo talaga pag inaabutan sila nung pagkain. How grateful po yung mga tao na nandun. Sobra ang saya. Nararamdaman daw na sila. Opo, sa sobra sila nagpapasalamat. Yung kapatid ko nga po na sumama one time, naiyak sabi ni ate, grabe. Kaiyak talaga. Sabi ni ate. Opo, kasi iba, ang mahirap po talaga yung sitwasyon nila doon. Kaya po na naramdaman talaga nung kapatid ko na grabe yung appreciation nila doon sa maliit na bagay na ginagawa namin for them. Hindi yun maliit na bagay, Arsie. Malaking bagay yun malaki sa kanila. Malaki yun para sa kanila. Napakalaking bagay. Oo. Gusto mo pa ba ipaglaban ko pa, Ma'am Shimels, yung napakalaki? Ayoko na magsabi ng malaki na lang. Sorry. Arsie, pinapagaan lang natin, ha? Para alam natin kasi talagang mabigat ang sitwasyon natin. Oo naman. O mabigat alam natin ang bigat ng pakiramdam.